And we're back, mga kasapot. I hope you're all well this past few days. I hope di nyo nakalimutang mag-subscribe. And sana pinapanood nyo ngayon yung aking episode, which is giving water to our tarantulas, mga kasapot. So, as I've said, I will show you the way of how I place water to my tarantula. So, most of my slings are hindi gumagamit ng water dish kasi maliliit pa sila. So, the best technique there is to place yung water sa bagay na pagkakapitan. Okay, so, kailangan natin una is syringe and water. Yung water natin, huwag tayong gagamit ng water na tap water, especially kung deep well yung tubig nyo kasi may halong chlorine yun. Okay? Yes, hindi maapektuhan kaagad yung tarantula nyo in time with chlorine. Pero pag nagtagal kasi, baka may epekto. Even tayo eh, may epekto sa atin yung chlorine. Doon pa kaya sa mga sa tarantula na mas maliit pa sa atin. And I think mas sensitive yung ano nila, yung system nila kasi. Iba yung pasok ng tubig sa kanila. So, better yet, mas maganda natural or purified water talaga. Okay? And hindi yung malamig ah. Medyo lukewarm. Halos pa lukewarm lang. Okay? So, yan. Lalagay muna natin siya dito. Step aside. And unahin natin yung ano, mga juvie ko. So, unahin natin yung ating Brachypelma bimei or the Mexican fireleg. Makikita nyo, medyo dry na siya talaga. So, sabi ko yung pagkakapitan ng tubig. Ang pagkakapitan ng tubig niya is itong dried na sphagnum moss. Ayan. Yung sphagnum moss, ito'y tsura niya. If I'm not mistaken, binili ko yung sphagnum moss ko ng 50 pesos way back. Hanggang hindi pa rin nagagamit lahat. Ganun siya kamura. Okay, so let's see here. Ayan siya. Alam niyo, parang kung familiar kayo sa lupa, yan yung itsura niya. Parang ganun. Pero napakagandang kapitan ng moisture na ito, ng tubig. So, pag malilit pa yung mga gamba natin, slings and juvenile, maganda to kasi babasain mo lang to and dito sila kukuha ng tubig. It goes to mababasa mo rin yung ano mo, yung substrate mo, which is magiging medyo damp. Which is maganda. Okay, so, ayan yun. Tawag dyan, sphagnum moss. Okay. Ayan o, sphagnum moss. 50 pesos lang yung sobra-sobra pa yung dito eh. Marami pa ito kaysa dati, pero kagaya nga sinabi ko, hindi nyo mauubos yung 50 pesos na nasa plastic. Okay. So, let's start. So, ito kunain natin yung aking, as you can see here, the Mexican fireleg. So, gagawin natin is, kuha tayo ng water. Ayan, sa syringe. And we'll get an ample amount. Ayan. Ayan, binabasa ko na maigi palagi yan. Minsan sa paglalagay pa lang ng tubig, pag lumalapit sila, nagtitrepos. Ibig sabihin, ayan, kagaya niya, lumalapit. Parang may gumagalaw, iniisip niya, ba magbibigay ako ng pagkain, it means nagugutom siya. Aabot din tayo dyan sa vlog na yan, mga kasapot. Ayan. Okay, so, ayan, kuha lang tayo. Ayan. Maganda pati yung ilalim niya, mababasa ng maigi. Ayan. Parang di naman masyado maging arid yung itsura. Ayan.
So lahat ng sphagnum moss dito sa lalagyan ng Mexican farlig, lalagyan natin ng tubig para meron siyang moisture. Okay? Yan, tingnan naman. Ganda. This one look like the male, so okay lang din, ang ganda. Ang ganda. Okay, so yun siya. The Brachypelma bimae. Ayan natin siya dito. Next. Ito, pinakamalupit. Yung Tito Cal Vegans natin. So, kita nyo rito. Ito, comedy dito eh. Hindi ko alam paano gagawin ko rito eh. Oh. Meron sila lahat ng mga sphagnum moss. Pero ito, ang ginawa niya rito is, tenen, tinan nyo. Ayan o. Nilagay niya lahat ng lupa sa isang side. Ginawa niyang bundok. Ay, nagalaw ko patuloy. Ginawa niyang bundok. So, ayan. Lagyan natin dyan. Ginawa niyang bundok. Tinago niya talaga. So, lalagyan natin yung kanyang... sphagnum moss. Very generous amount. Lagi na rin nito. Siguro mga ano to, more than 1 inch na. Feeling ko with the legs pan mga 1.5. Yan. Ito nyo lang malapit siya. Akala niya magpapakain ako kasi may movement. Hindi kasi magandang pinapakain sila. Kasi ma-overfeed. Well, actually, hindi mo sila ma-overfeed pala kasi pag ayaw nilang kumain, hindi mo sila mapipilit. Hindi nila papansinin yung idadrop nyo na ano, na feeder. So, ayan. Masama-masa na yun. So, humarang siya talaga doon. Nakala niya magpapakain ako ngayon. Ayan. Okay, vegans. Abot din tayo dun sa ano talaga. So, papakain pa. So, yeah. Don't worry. And, wala po. Ito pa, sa pa. Oh, hindi siya makikita rito kasi albopilosus to. Albopilosum to. So, alam na natin na digger siya. Ayan, ayun yung tahan nila. Pero makikita mo. Ayan siya, sa ilalim. Katago. Ang galing gumawa ng tunnels na ito. So, ayan, medyo dry na, which is suitable din for them. So, amo yung baba sa inyo. Kanyang sphagnum moss. Very generous. Para umabot hanggang gitna, matagal na magbabasa. Yan, sige, sige, sige. Good job, good job. Good job. Okay. Isa pa, tingin natin. Yan, okay. Yan yung ating albopilosum. Sample yan ng juvenile. And ito naman, sample ng sling pa talaga. So, for my sling, ganun din. Mahilig din magkukay ito. And I'm sure, favorite ka. Kilalang kilala niya itong breed na to. This is the Gramostola pulchritis.
The Gramostola pulchripis. Tosling pa talaga to. CM size. Pero pa 1 inch na rin siguro to. In 2 molts or something. Okay. Yan. Dahil mahilig din itong magukay, lintik na yan. Kinalat niya yung ano, sphagnum moss. Diyos ko po. Ayan, tamutuloy. Dito tayo maglalagay ng sphagnum moss. Binaon niya eh. Lintik na gagamba ito. Okay. Kilig magukoy na itong Gramostola pulchripis. Ayan mga kasapot. Ito naman yung sample ng paano tayo magbigay ng water sa sling. Konti lang. Hindi na gaya na sa mga juvie. Ayan, tingnan nyo mabuti. Okay, so ayan, tapos na. Ito pa. Pang isa. Yun din. Same din ng breed. Dalawa sila. Gramostola pulchripis. Ay, hindi pala. Ano pala to? Oh, same nga rin. Mas maganda rin kulay na ito. Feeling ko magmumult na to anytime. Eh. Namimintog na yung abdomen. Eh. Kintab eh. Okay, so, ganun lang ulit. Lagay lang doon sa kanyang sphagnum moss. Diyan sila sisip-sip ng tubig. Kaya napaka-importante yung meron yung palagi. As much as possible, mag-dry yung paligid. Huwag lang yan. Pag alam nyo nag-dry na, kailangan nyo nalagyan ng tubig. Balik na tayo, Gramostola pulchripis. And meron pa akong kukunin, mas maliit. Simulan natin dito sa kanya. This is my LP, sobrang sling. The Lashadora Parahibana. Ayan. Napakagandang lahi. This is the Salmon Pink Bird Eater. Paglaki. Kaya sabi ko sa inyo, mga kasapot, mas maganda mag-alaga pag maliit pa lang. Kasi nakikita nyo paano sila. Parang anak nyo na yun eh. Nakikita nyo paano sila lumaki. Paano? Sarap nyo yung ganito. Ala-alaga lang. Basic. Actually, hindi high maintenance mag-alaga ng mga tarantula kasi nga. Kailangan lang nila. Lagyan mo ng tubig, pakainin mo ng isang beses sa linggo. Then, okay na yun. Huwag mo lang sila ilalagay sa exposed ng araw kasi pag masyadong mainit, baka ma-heat stroke sila. So, wala dapat sila sa direct sunlight. Tamang init lang. Alam nyo yung room temperature, yung kaya nyo, yung natotolerate ng katawan nyo, kaya din nila yun. Okay, ito sobrang liit nito. Ito yung ano, pinost ko noong last time, yung aking Brachypelma classic. Ang tagal niya mag-molt, grabe. Sabi, moderate grower to. Pero para sa akin, tingin ko slow grower to. Brachypelma classic. Okay, so tubig lang din. Umalis siya. Yan, makakainom ka na. Pero sana lang din, maganoon siya. Mag-molt na siya para lumaki na. Kasi sawa na akong makita ng ganyang kaliit eh. Ayan. Konti pa, sa pa. Para hindi matuyo. Para pati yung paligid ng sphagnum moss eh. Isang basa. Okay. So, yan yung ating Brachypelma classic. Okay. Next na maliliit pa. Sobrang liit.
Ito, hindi nyo makikita to once na iniwan nyo na sa lalagyan to or kahit anong lalagyan, eh, buisit tong gagamban to eh. Mahilig magtago to eh. Borrower kasi to eh. Ito yung ating Kilobrachis fimbriatus. Itong aking Kilobrachis fimbriatus is from Sir AJ Darkroom. Supplier ko ng mga slings and of course accessories para sa ating mga reptile needs. AJ Darkroom, please check his Facebook, makikita niyo yung mga ano niya, mga artwork niya. So hindi ko na babalaki hanapin pa kasi I'm sure nandito lang yan somewhere. Ayan o, dyan lang yung banda matago. Grabe magsapot tong fimbriatus talaga. Well, in the first place, isa yan sa reason ba't gusto ko siya. Bukod sa ano talaga yan, fossorial. Borrower na borrower talaga. Opportunistic borrower. Ayan. Ayan. Okay. Yan lang ka. Pwede na yun kasi maliit lang din naman to. So, mabasa mo lang tama yung bahay nila. Okay na yun. Same, dalawa sila. Sana makakuha ko lang male and female. Feeling lucky tayo. Itong isa, halos di ko rin makita, pero mas matindi mag-web yung isa. Tingin ko nakatago to rito, somewhere here. Hmm. Same dami lang sila ng amount ng sphagnum mus, pero ibang klase mag-web yung mga yun. Pero ito. Ayun na, Tasha. Ayan, huwag ka masyado maglagay kung saan sila nagtatago. Ba, matabunan eh. Matay sila. Okay. Kilobrachis fimbriatus. So, ayan tayo ngayon, mga kasapot. I'm showing you ways of giving water to our tarantula by using the sphagnum moss. Almost lukewarm water. And using the syringe pampunta rin. Okay, so please like and subscribe my YouTube, like my Facebook page. Maraming salamat, mga katropa, kasapot, kaibigan. And I'm out. 1, 2, 3.